Yo, what's up mga lods? Oh, grip nga po pala. Gusto ko lang kayong i-update or gusto ko lang ibigay yung perspective ko kasi since marami nang nag-comment sa live ko, sa Facebook page ko, sa inbox ko, sa ultimo sa personal Facebook account ko, marami na nagme-message sa akin na or marami nagtatanong kung saang team ako pupunta or saan team ako lilipat since alam niya naman yung nangyari sa akin kung bakit ako lilipat ng team. Kung hindi kayo updated, panoorin nyo yung ang title ata nun is Bakit Ako Umalis sa Bootcamp. Tingin ko nasa anim na team na yung nag-PPM sa akin. So, ayun nga, gusto ko lang i-share sa inyong perspective ko kung saan ako pupuntang team or kung ano yung prosesong ginawa ko para mapili ko yung pinakang the best na team. Unang-una gusto ko lang silang pasalamatan syempre sa opportunity na ibinigay nila sa akin para maging part ng team nila. So isa pong karangalan sa akin yun para lumaro sa team nila. Pero yun nga sa sobrang, hindi naman sobra, kumbaga sa dami ng team na gusto akong maging part ng team, kumbaga nahihirapan akong pumili sa kanila. Gusto ko lang i-share yung perspective ko kung paano ako pipili ng team. Kasi since wala na akong balak mag-renew ng kontrata ko sa Top Guns, pero ganun pa man, syempre nagpapasalamat pa rin ako sa lahat ng tulong na naibigay nila sa akin nung ako'y nasa Top Guns pa or nung ako'y nasa bootcamp pa, sa lahat-lahat ng tulong nila. Sobrang appreciate ko yun. Pero yun nga, kailangan natin dumating sa point na kailangan na natin lumipat. Kasi nga, diba, yun nga, since di na ako nakakalaro ng tournament sa Top Guns, di ko na kailangan na-explain. Balikan nyo nilang yung YouTube ko. So, paano ba ako pipili ng team? Dati kasi ako yung parang naghahanap ng team. Pwede ba mag-try out? Meron bang libreng change name dyan? So, ngayon kasi parang baliktad na eh. Parang sila na yung naghahagilap sa akin ngayon. Kasi nga, syempre, hindi naman ako sa nagmamayabang pero meron akong experience sa mga tournament. Nakasungkit na rin ako ng mga offline tournament. Sa syempre, meron din ako small community sa Facebook, small community sa YouTube. Tingin ko, meron na akong karapatan mag-demand. Kasi, kumbaga sa trabaho, ano eh, kung may experience ka sa call center, bawa 10 years ka na sa call center, or 5 years, or 3 years, kapag tinanong ka ng interviewer mo kung magkano yung asking salary mo, para may karapatan ka na mag-demand eh. Para sa part ko, parang ganun din yun eh. Naiba lang yung industriya, pero ganun din yun. Sa anim na team na yun na marami nag-offer sa akin, hindi ko na lang babanggitin kung ano yung pangalan ng team. Pero yun nga, since maraming nagtatanong sa akin, kinakausap ko naman sila isa-isa. Tapos ang nangyayari sa kanila, hindi ko pa sila tinatanong. Kumbaga nagbibigay na sila ng offer. Yun, parang yung isang team mag-o-offer ng ganito. Tapos syempre makakausap ko naman yung isang team na ganito yung offer ng isang team. Tapos bigla sila mag-o-offer ng ganito. So parang, alam mo yun, tinitimbang-timbang ko pa kung saan akong pinakang the best na team or pinakang the best na opportunity na mapapasukan ko. Para sa akin, ano kasi, malaking factor yung salary, syempre. Since sa part ko kasi, ako kasi araw-araw ko nag-i-stream, halos daily upload na rin ako sa YouTube. Tapos meron akong small community sa Facebook. So araw-araw ko silang i-re-represent yung team. Yun yung kaya kong i-offer sa kanila. And then, pabalik naman syempre, inaalam ko kung ano yung makukuha ko sa kanila. Kumbaga, palitan na ng pabor. Para sa akin, itinitingnan ko yung syempre yung monthly salary. Tapos, pangalawa yung lineup. Actually, hindi siya ano eh. Hindi pala siya unay. Kumbaga, parang parehas importante yung salary at saka yung lineup. Sino yung makasama mo sa team? Or maganda nga yung salary, pero sino yung kasama mo sa team? Diba? Bale, ang hirap balansin eh. Kumbaga sa anim na team na yun, meron akong dalawang pinagpipilian. Yung isang team, ang offer nila sa akin is maganda yung salary. Siyempre, salary kasi, ano yun eh. Dagdag income na yun para sa akin. Malaking tulong yun para sa pamilya ko. Malaking tulong din yun para sa pang-araw-araw na pumumuhay. And then, ikalawa, siyempre, may nag-o-offer na solid yung lineup. Pero yung salary niya is hindi siya ganun katulad nung offer ng isang team na mas mataas yung binibigay nilang salary. So, mahirap na timbangin kung ano ba talaga yung mas importante kasi tinitingnan ko din yung pang long-term yung ano ko eh, yung mindset ko eh. Dito ako sa salary na ganito, team ko doon is hindi siya ganun kasolid nung team na nag-o-offer ng solid na lineup na team. And then yung salary niya is hindi ganun kataas. So para sa akin kasi ano eh, hindi pa ako makapag-decide kung ano yung pinakang the best na decision na alam mo yun, hindi ako makapag-decide kasi baka maaaring mas
maganda rito or maganda yung salary, maganda yung bigayan, and then dito naman hindi siya ganun kalakas yung salary pero solid naman yung lineup nila. Malaki yung potential niya na manalo ng mga tournament. And syempre dagdag income din yung tournament. And then unlike sa kabila na maganda yung salary pero yung team na makasama mo doon is kumbaga parang hindi pa masyadong alam mo yung hasang-hasa talaga. Pero makukuha mo naman yan sa grind eh. Mapapapaktisan mo naman yan eh. So, ayun nga, hirap din timbangin kung ano ba talaga yung pinaka-the best sa ngayon. Ngayon meron akong na PPC na team doon sa dalawa pero hindi ko po muna didesisyonan. Siguro sa after 2 days na lang, kasi since 2 days na lang yung tapos na kontrata ko, and then tsaka ako magde-decide na yun na talagang team na yun. Since hindi ko pa talaga sila matimbang, gusto ko malaman kayo yung nasa kalagayan ko, ano yung mas pipiliin nyo? Yung maganda yung bigay, pero yung lineup hindi siya ganun ka-solid. Pero yung solid na lineup, pero hindi siya ganun kalaki yung bigay. Kumbaga yung salary versus lineup yung pinag-uusapan eh. Parehas importante yan eh. Gusto kong malaman din yung opinion nyo. Paano nyo titimbangin yung team na mapupuntahan nyo, kung paano nyo siya babalansin. So, yun lang, i-comment nyo lang, kasi gusto ko rin malaman, kasi baka mamaya, kailangan ko rin ng tulong nyo, kung saan ba talaga yung pinaka-the best na decision na napupuntahan natin. Kasi kapag once na nag-decide na tayo dyan sa team na yan, pangangatawanan na natin yan. So, yun lang, abangan nyo team reveal, siguro bukas or sa isang araw, pero yun na nga, dahil walang pinagpipilian ko. So, yun lang, love you all, mama chup chup.